Ayan po ang ating iTheraCare. Classic device. Classic device. With Coach Jojo, siya po ngayon ang magde-demo sa atin. Ang kailangan daw, or the first thing that you need to do is to blow the water. Yan. Why we need to blow the water, bro? Para yung molecular structure ng water, ma-charge yung water, para yung quantum energy ma-transfer sa water. Para pag uminom ka, pag maliit na yung bulak ng tubig, pasok ka agad sa cells mo, kasi kailangan natin mag-inom ng tubig, kasi ang IP record is terahertz sa buto. Okay? Yun yung purpose natin. Kaya before and after, kaya dalawang baso, guys, yung binoblower, kasi before and after, kailangan mo mag-inom ng tubig. Okay. Yun yung purpose. So, bukas, alas dos ng hapon, no? Puro mga doktor yung mga guest natin. Kasi sila, guys, naniniwala kasi sila sa produkto. Yung mga hindi gumagaling sa medication nila, gumagaling dito sa iTheraCare. Ah, yung mga patient? Yes, yung mga pasyente nila. So, kung lahat ng doktor ay gumamit nito, wala nakikitain yung mga gamot, yung pharmaceutical. No? So, dahil kulang yung init natin, guys, so, kailangan natin ng terahertz technology at tinatawag na optical quartz. At dagdag pa dyan yung tinatawag natin na quantum technology. Aware naman kayo sa mga quantum anti-radiation. Pero dito, pinag-combine na ng scientist natin. So, mayroon siyang sikrito na hindi niya pwedeng sabihin. Kasi baka gagayahin ng ibang negosyante. So, may competition tayo sa market. May mabibili ka nito sa Lazada, guys. Napakamura, no? 1,525, no? Napakadami doon. So, sabi ng iba, bakit may pike? So, good news, no? Kung may pike, ibig sabihin, quality yung produkto. Maghanap sila ng original. Sila yung mga pike na yan, sila yung mag-advertise ng produkto. Ay, ilang ano yan? Ilang hours? Ay, ilang minutes para ito? 2-3 minutes. Okay, lagpas siya. Lagpas na. Sorry, ah. Alam mo naman, pag nagsalita mo, natin. Inumin na natin. Okay. So, first na tayo ng tubig. Inuman na ng water. Kamay mo na. Kamay mo. Jo, kita ko sa kanila, Jo. Okay na. Ito na, Jo. Jo. Sa igay na. Yeah. Ay, si Joey. Ay, Joey. Ay, Joey. Bakit kailangan sa kamay? Kasi, kailangan natin, guys, no, yung tinatawag natin ng mga meridian points, i-open natin yung mga mayor na ugat para yung mga bara doon matunaw siya. At the same time, yung flow ng blood natin, maganda ang circulation. Kaya, dagdag pa yun, kailangan natin uminom ng water. Yan ang purpose natin. Isa pa dito, yung simula ko dito sa iTheraCare, grabe yung ano natin, no, yung... Ay, pwede patanggal. So, rhinitis, yung allergy. Nung nag-start po ako dito, 2019. So, meron po siyang changes. Dati, halos araw-araw ako mininom ng ano antihistamine. So, yung simula na inihirap ko itong gadget nito, na-lessen yung ating internet spot, yung ating pag-attack, allergy. Kaso lang, kaya hindi ko lang huling yung paggamit nito. Siyempre, mahal yan eh. Pero pag may mga extra pera kayo, kaya nyo nang bilhin. Ito kasi ginagamit ko, libre lang ito. Hindi siya mahal. Napakamura siya. Alam niyo ba bakit? Kasi pag tayo ng ospital, sabi ng doktor. Pero yung allergy ko, bihira na. Hindi na masyadong. Sabi ng doktor. Talagang may alikabok.
doon na ako inatake. Pero dati, yung walang blower na rin ito. Kahit walang alikabok, araw-araw yun. Na-allergy ako. So guys, nasabi, noong una talaga, mahal para sa akin ito. Kaso lang, noong uli, naisip ko, mura lang. Kasi, what if the 19,500, dati nag-16, nag-18, ngayon nag-19. Lumabas pa yung mga pics sa Lazada, sa online. No? Ang pinagkaiba lang natin dito, dahil kapag bumili ko sa labas, no, hindi lang siya pike, wala siyang ano, wala siyang warranty. No? Pag binili mo, thank you na. After 1 week, pag nasira, tapon mo na. So, basura na siya. No? Unlike dito, pag nasira, may opisina tayo, 1 year yung warranty. No? Wala kayong magiging problema. Wag lang ipalo. Ito ay yung crystal. No? Pag nag-shutdown yung makina, walang problema. Kapalitan, may mga technician tayong magaling. Para mas mainit ito kung level sa pro. Na pro. Kasi ang pro, wasak siya eh. Oh, so ito kasi siya, nakapokus. Pero lang, ang pinagkaiba lang kasi nito, 1 hour mo lang sa mga gamit. Doon niya naka-design yung lifespan niya. So, ito ilang minutes dito sa pakaman? 2 to 3 minutes lang siya. 2 to 3 minutes. Bawat meridian points, 2 to 3 minutes. Hanggang matapos mo siya, so magsawa ka na kung saan yung gusto mo. Yun ang atin kasi dito, 15 o 15 lang natin yung... recommended ko yung product, lalong-lalo na yung mga sakit sa nagpuputo, barayuma, kahit yung mga stroke. At kahit tayo, no, yung mga bata pa, pwede na rin siyang gumamit. Kagaya nga sa akin, as I mentioned, mayroon po akong before na rhinitis siya. Tama. Allergy natin. Medyo sensitive sa mga alikabok. Sa ngayon po, pag sobrang alikabok lang talaga ako na-attack. Pero hindi kagaya dati na halos araw-araw. Because dito sa blower, kasi binablow ko yung ano, yung sa ilong. So ito pag dagdag guys, no? So hindi lang siya doon sa may mga may karamdaman o may sakit. So ito, prevention siya. No? Sinasabi nga natin, kahit pag wala kang magsakit, kailangan mo nang gumamit ito. No? Kasi pag may sakit na, hindi mo na makailangan na magkaroon pa ng cancer yung tao tsaka gumamit ito. So kailangan talaga ngayon, pag wala kang pangsakit, kailangan umiwas ka na, may prevention na tayo. Para lang painit ka lang guys sa araw, no? Yung init nito, yung sunlight, no? Yun yung terahertz na pinapainit yung bone marrow natin. So take note, ang bone marrow natin, that is a mother of immune system. So pag malakas ang immune system natin, wala tayong sakit. Okay? Healthy tayo. No? At sige, at maganda pa dito, kung magamit ka nito, so iwasan mo rin yung lifestyle, no? Na kailangan huwag basta-basta na nakadepend na siya masin, tapos kain ka ng linsun araw-araw dun sa linsunan, bumili ka mantika araw-araw, so hindi rin siya maganda, no? Kailangan, iwasan mo rin exercise rin. Ito, sangkap lang to ng Panginoon para lahat ng mga produkto na ginagamit mo, kung may bilip mo sa kanya, gagaling ka. Kahit ano magandang produkto, pag kulang ka sa prayer, useless lang din. Tama ba, bro? Yes, tama. Yeah. Yeah, ano. So, next. Paa. Dito. Yung paa na naman, yung paa. Ito, yung paa nito, ngayon ka mga pugal. No? So, wala na si ano. Si brother Andy, huwag kumawa sa akin. Kasi sabi, unlimited eh. Wow! Malapas yung hangin, oh. Oh, may kabag siya guys, na may kabag siya. Eh, pag puto ka sa electric fan lagi, ito, pinakamaganda din ito. Kasi ito, kamay pa lang yung na-blow, pero yung hangin, malabas ka agad. Ina-activate yung mga dormant cells natin, no? Kaya ganito katawan ko, kasi na-activate yung dormant cells. Balik yung sisig. Oo, oh, hindi na. Okay. Ayan yung nakalagay pala, no? Kapag nag-blow kayo, tanggalan nyo lahat ng mga metal. So,
sa katawan ninyo. Siksik, rintas. Dahil may meron po kaming mali doon sa unang video namin. Kasi siyempre first time kami nakabili at nakagamit ito. Kailangan pala, maraming mga nag-comment sa atin ng mga expert pagdating dyan sa IT Racker na yun. Na kailangan pala pag nagpa-blow ka, wala kang metal sa katawan doon lang. Kaya yung mga may metal, yung sa tuhod, bawal po yan sila gamitin, umamit. Yung mga not-recommended na hindi mo pwedeng ano, i-blower, yung may mga bakal. Kasi sa buto siya guys, no? Pag uminit yung buto mo, iinit ninyo bakal kung ano yung nakatanim doon sa katawan mo. Pero pwede sa ibang part, wag lang i-hit yung wag lang. So around 8 lang kung saan nandun yung party na walang bakal. Kung itong i-bakal, wag ka dyan. Wag mo itong i-blow. Yeah. Sa kabila. Pa. Kasi tatagos yung ano yung iinit dun sa bakal. So mayayari, mangingilo yung ano yung katawan mo, kamay mo. Kaya may mga bakal. Tapos yung buntis naman, bawal din yung mag-blow sa mga buntis dito. Bawal talaga. Sa paani na pwede. Bawal din. Bawal. Totally bawal talaga ang buntis. Kapag buntis. Lalo na sa may mga dinudumo dyan, yung pinatawag bawal na. Menstruation period. Yung ano, yung circulation ng blood dyan. No. Baka minanormalize na may mga barado. So, delikado sa so, mga. At saka sa may mga high blood, no, bawal sa ulo, dito, dito lang, no, half lang sa spine. Pag ina-high blood. Pag ina-high blood. Pag hindi naman high pag blood. Pag ina-high blood. So, na hindi siya ina-packing. No, man. Pero guys, no, tingnan nyo rin, may mga high blood kasi na walang pera, may mga high blood talaga na may sakit talaga. Yan yung pwede, no, yung may sakit na may walang pera, high blood yun. Stressful yun. So kung mayroon kayong mga matinding sakit, yung mga serious inflammation o slight inflammation lang yan, no? Na wala na yung lunas, walang lunas na sa doktor, yung pabalik-balik ka na, wala pa rin alivyo sa inuminom mong gamot, kahit isang sako na yung inumin mong gamot, wala pa rin. So guys, mag-isip ka na no, kung ano yung mga mga remedios dyan na pwede mong inumin or gagamitin para kumaling ka. So, subukan mo siya, no? Walang komplikasyon kasi hindi mo naman sa ibig, no? No? Hindi lang tayo FDA dahil hindi siya gamot. Kilangkat muna natin. Ate, wala ko nga bukas. Hindi ko naman pasok. Yun ang re-traffic ko. Ano ba yung kasabi ko? Kaya nyo nang bagay ng mga? Pangaling natin. Okay lang yun. Smart TV naman. Hindi ko naman kailangan na ito. Ay, babalik! Ha? Ay, hindi ko din. Hindi ko din. Hindi ka yun. Mabigyan? Bakang diabot. Hindi, bakang diabot. Bakang diabot. Mahaba pala yun. TV, malaki. Nire-invest ko sinabi, kaya ano nga sa'yo. Very simple, sir. Nothing for you. Thank you. Kaya, sir, nililinis ko ako. Ha? Nililinis ko ako. Bracket ako. Bracket ka? Yung isa lang maglinis yung kasama ko. Sila lang, branding bukas. Bakit nililinis naman ngayon? Nililinis ko.
Ito ang ganda po ng mga rayuma-rayuma kayo. Yung may mga na-stroke sa bahay, mga kamag-anak, ito yung best na pang-therapy po mo. Pag-therapy ka ni Robo sa labas, yung ginagawa natin, 40 times yung katumbas, masad sa labas. Diba? Kasi mayroon pa doon isa, mayroon pa doon isa bro, nagulat ako. Yung tita ko, puti na yung buo. Kaya hindi ko pag-itim ano. Yung, hindi pa naman gumagamit ko sa doon. Yung kumitim to, kumitim talaga bro. Nung una, nag-brown down. Nung uli, kumitim na ako bro. Ay, may kasi hindi ko ito sa masakit eh. O, nakaupo. So, stop na dun. 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 Kulang tayo ng tulog ka gabi. Nasa taping tayo. Panoorin niyo po pala ako sa Abot Kamay ng Pangarap. Doktor ako doon, doktor. Doktor, yes. Sabi ng director, sir, may ha yung expression mo. Arte mo doon sa mga kagulo. Sabi, dapat may reaction mo. Hindi nyo, medyo hilaw yung reaction mo kasi may nakagulo. Gusto ko sana sagutin yung director. Kasi pag nakagulo sa amin, relax na mo. Tapos, yan pala yung kinalaki yung skinner. Nag-garante pa. So, kaya hindi ko naman sila masyado. Mga OA kasi sabi, magkakagulo, kailangan na lang siya. Hindi ako makakarelate kasi kahit nagkakagulo, wala naman talaga ako reaction niya eh. Sa part na yun. Hindi ako makarelate. Naman hindi ko sila kilala eh. Kaya, relax na ako. Sabi niya kasi, boss mo yan. No? Ano lang gagawin mo pag nagkaroon ng kaaway yung boss mo? Si doktor yung boss ko doon. Nag-aaway yung may-ari ng hospital at saka yung isang doktor kasama namin po. Kaya sa bulutan. Tapos sabi niya, parang relax ka lang. Dapat may lang reaction. Kaya gusto ko sagutin. Ay, malakas. Kahit may nag-aaway yan sa harap ko, wala ko reaction. Yung totoo. Tapos yan pa, gusto po. Guys, balik natin yung tipi nga rito. Oo. Tipi yan. Nalaki ako eh, di ba? Mabagay yung nag-aamal. Hindi ako masyado mo gano'n. Protected doon. Buti lang siguro. Buti lang siguro kung nagpapaluhan na sila, pwede kang mag-ano. May sakta, di ba? Pwede yun. Yung ina niya lang. Oo. Ay, wala yun. Kumbaga, parang ano lang yun, bugso lang yun. Ito na, buhay naman yung director mo. Bata ka kasi. Ah, bata. Hindi kasi meron na ganyan. Pero may gusto ko ng mga director mo na medyo maayos. Pero yung naging director pa ako, hindi ko pa. Hindi ba siya naman bagay? Yung gusto mo promote at gusto mo regal ka agad. Pero kailangan kalmado, kailangan relax ka lang ka gano'n. Hindi ako. Baka ikaw pa maging director. Nakatalitan mo pa siya. Maliliit siya. Diba? Hindi naman na ito lang. Hindi naman kailangan mag-isip sa'yo. Baka kung paturuan mo ah. Ito tayo ba sure? May class. Alam mo paano mag-react? Pero mga ganong sa bunot. Ginanyan lang. Huwag gina-react ka. Mag-gina-react. Hindi naman ang kulang. Babae pa yung sinabunot. Ang babae sa babae. Sa preso niya, pag nagkumbugan, may mga preso bang nag-react ko. Pero napaka-uwi naman niya. Kama sir, kapag may sulong, huwag nakuha ng tubig, alamin mo muna kung saan nalagin yung hapon. Kung kaya mong patayin naman,
hindi kailangan pumasok. Tapos kung ano, kung kapitul, kasi naman maganda doon, yung explanation niya, magkakaroon tayo ng knowledge, di ba? Para next time, pag nag-ano tayo, pag nag-video, pag nag-vlog tayo, siyempre, mag-usagin tayo, kung ano yung explain yung doktor tungkol yun sa therapeutic technology. Kasi mga medical background sila. So, so yun pala, no? May event pala ng yung kaibigan natin. Kasama yung mga doctors doon sa St. Luke's. May-ari ba na St. Luke's? So, President. President. So, no, guys, may-ari, hindi mo ngayon makita. So, guys, no, pag-order kayo dito, walang staff sa office. April pa magkakaroon dahil inubos na ng mga doktor. Oh. Pero kung pagalang lang po, patuloy. Pwede natin ito pa ang tulog mo. Oo naman. Kasi bro, yung flow, yung okay natin. Parang siyempre, paipot, maganda sa flow. Pero pala ito yung mga matatay. Hindi na naman niya. Ang hindi. Ang diretso mo. Sabi nga eh. Kasi sabi mo, ang diretso na. Oo, diretso na rin. Kasi mas masarap pala kung tinuto pa yung pa. Oo, kasi ino-okay natin. Pinamaganda natin sa tulog mo naman. Kaya ino-open yung mga meridian points na ito. Diba? Tapos sabay ng aircon na pag ano ka mamaya, hindi ka muna lang basta ng tubig. Maglagay ka lang ng lines. Dapat ang dala nila ako ng ganyan. Dito na ako natulog. Ako nagulog. Kaya ganyan yung po. Sabi ko sa'yo, di ba kung dala ka? Tumuta. Dali ko na. Tama yan, mag-propel eh. Ang hotel yung doon. Madala ka na rin. Wala ko na rin. May aromat na ko rin. Dali ko. Sa'yo na lang yun. Bro, ma. Ano ako na rin sa video. Ako na rin. Malaki na yun, bro. Mayroon ako doon. Sa bagay sa isa. Oo. Bigay ko lang. Ay na, bigay ko lang sa'yo. Ang malaki sa'yo yun. Hindi. Tapos kayo na kami. Meron akong book dito. Hindi, ano mo, itisting mo lang po. May nangyirang na mga pictures. Hindi na na ibalik. May hali mo. Bigay mo talaga kahit yung mga five. Bigay mo na lang siya. Di ba pag may mga event? Kahit naka-t-shirt na ako, ang panaw naman ko. Takbo pa na tayo. Sa daming yung nangyira, di ko maalam kung sino pinakamuli ng mga pictures. Pero far, wala kang ano eh. Kalo nito kung ano. Pero okay naman, saka may mga kailangan. So yan, next, no? Pinutukan niya yung tuhod natin. Mainit yung glow. Kabarin mo ka. Ano mo? Ah, ano yan? Kabarin mo yung sensor. Sinso. Ay, guys. Ah, ito tayo. Pantanggal ng amoy ng kilikiling. No? Hindi ka ba kayo? Okay, ganyan mo bro. Para yung mga bago. Tapos yung sirisa. Yan. Kaya ka natin. Sirisa. Ouch! Masakla ko yung pagkino. Ah, wala so now yun. No, bigla nyo ba kayong ano, no? Naku, delikado na yung mga babae. Tapos bigla na wala, no? Napakapala ko yun. No, ngayon mo na napansin. Dapat wala ko yun. Sabi pa rin kasi sa alas eh. Wala ko trabaho. Sarap ng buhay. Mga taga ko lang malaman. Kung si Bro Rande naging busy, ikaw naman naging komportable. Komportable. Ito yung ano na yan. Bro! Si Bro Rod din nagiging busy, ikaw yan naging komportable. Ano ba? Kaya na bro, pag wala kang news na si Bro. Ano na, wala kang kaso na si Bro. Dito ba yun? Dato, sa araw. Ano pinapasok na si Bro. Pag may mga bata, may mga bata, nag-away-away, or nag-away-away, parents, sa kanya. Dito na, ano ba? May mga bedlights na magyata. May mga bedlights na. May mga bedlights na.
mas doon ka sa panin ng teacher. Di ba kanyang bayaran ng teacher? Pinagalitan yung estudyante. Pero ako, honestly, mas pabor ako sa teacher. Kasi yung mga bata na yun, hindi katulad sa atin dati na pinapanood tayo, pinapaganyan tayo. Wala yan sa mga sinasabi ng teachers natin dati. Kami dati, nung grade 1, grade 2 kami, kaya mayroon yung sa amin na magkakapatid tatlo, hindi nakapag-aaral. Ano nga yung pistahan nga ng mga vlogger? Ano nila ginagawa ng issue? Nagiging chismis na. Pero sa totoo doon yung kids na tama, no? Ito, ano yung tawag ko? Kaya nga may reverse psychology. Oo. Kagaya niya, sinabi niya na wala kayong mararating sa buhay. Hindi sabihin noon, tinuloy mo, kung pag-ugali mo ng ganyan, nabasas ka sa kapwa mo, hindi ka nag-aaral ang mga yun. Sa talagang wala kang mararating sa buhay. Reverse psychology. Reverse psychology tawag ka. Kaya guys, no, yung mga yung ginawa ng teacher na yun. Okay yun. Huwag mo lang masamain. Totoo yun. Hindi ka po sabi niya, mag-board exam din kayo. Tingnan natin kung makapasa ka. So, hindi ka talaga makapasa. Dahil sa mga ugali din sa teacher. Hindi ka nag-aaral. Puro ka reklamo sa teacher mo. Mababagrits mo. Talagang hindi ka makapasa. Kasi ang taong tamad, kung sinabihan kang tamad ka, so gagawin mo maging masipag ka. Based on your result, ba nararamdaman? This is me. Kasi nakinig ako sa'yo eh. Okay. Tapos normal lang yun sa isang teacher na magalit, kaya nga siya ka parent eh. No. Baka yun kung nanay, hindi lang ganun magalit sa'yo. Hindi kasi alam mo bakit ang Pilipino is doing the full of emotion. Ang nagpasama lang doon, syempre, may maraming batas. Sino ba gumawa ng batas? Not to mention, no, yung mga gumawa ng batas na ito. Ang gumawa ng batas, sila mismo yung ayaw sumunod sa batas. Ginawa lang nila yung batas dahil sa mga matataong humirap. Sino yung gumawa ng batas? Sino yung gumawa? Sabi nga, may isang interview na ang bata ay may mga tinatawag na child protection policy. Ano naman yung protection ng guro, sabi ng isang reporter? Sabi ng DepEd official, mayroon naman pong due process. The teacher can request a due process. Due process lang. Ano yung due process? Ngayon, number one. Number one, maybe dumaan sa tamang proseso kapag kakaswa yung teacher. So ano naman yung pwede mag-reply sa teacher? Pwede lang. Ay, wala. Hindi yan protection. Hindi mo masabing kaso yun. Yes. So dapat gagawa ng batas na meron yung protection para sa mga guro. Kasi pag wala, maubusan tayo ng guro. Ako nga ay, di ba? Ayaw ko na magturo dun sa maliliit eh. Eh, lumipat na ako. Makamamaya. Putak din ka. Oh, at least dun sa mga lalaki, medyo para mga putyo ka ng ugali. Kagatid ka lang pala, tapos may mga matamis nga. At least yung mga nanay, di ba? Kausap ko, mga lalaki na. Hindi, may alam mo talaga yun. At yung pagalitan. Gabi lang, brother. Okay lang, kahit pagalitan mo kasi may treatment, ano na yun, may lumana sa proseso. Yung mga bata, yun, grabe. Ang ano lang kasi dyan, okay lang yung kahit sigawan ka, dati nga, sigawan ka, may palo pa. Eh ngayon, sigaw na lang, di ba? Eh dati, may palo. Iwan ko lang. Yung ilagay mo yung kamay mo doon sa lamisang mahaba. Tapos pag marumi, pukpukin. Kinabukasan. Magkuskus ka. So, that is the discipline, no? Para madisiplina ka. Para paglaki mo, hindi ka asal kalabaw. Asal kayo. Diba? Ngayon yan si ngayon, yung mga bata, hindi nakaranas ng mga naranasan namin yung mga 90s. Yes. Oo. Sila ngayon, yung mga ano, wala na silang, wala, puro na kasi mga ano, mga gadget. So, wala na silang ano, yung ngayon, yung may oras kami sa paglalaro dati, ngayon, sila, utusan mo, lalaban pa sa magulang. Pagantay ka, sabi yung sagot-sagot pa sa magulang, dahil sabi niya, matatalo ako eh, hindi mo yung utak nila naging rebuilding. Kaya guys, yung mga anak nyo, huwag nyo ibabad sa mga
sa gadget. Kasi yung program ng bata, ng tao, parang computer na program. So yung ugali nila, bakit ganun sila, based dun sa program sa utak nila, kung anong nilagay mo dun. So kung listrin na mo yun, pagalitan ba yun ng kids? Yan, hindi. Diba? Hindi sa pagalitan kasi naging mabuti siya eh. Naturuan sa lang pagalitan. Siguro magagalit yung niya. Ikaw kaya, papaluhin ka na kung wala kang kasalanan. Alam mo natin, pag sinasabi kasi ako, may mga city at teacher minsan, kahit may tatlo, lima lang yan na magulo sa klase, ang galit niya, i-generalize niya. Oo, pagkalatan eh. Dilan naman isa, ikaw yung student. Kasi pag dinukoy niya yung isa, kasaktan yun. Sabihin na naman, sir, na true. Oo. Talagang pili-personal ako ni ma'am. Kaya ang style ng mga teacher, pag mga tatlo, ganun yung mga bata, magulo. Lahat yan, pagkagalitan. Tama lang yung ginawa ng teacher. Kasi alam mo bro, kung isa lang ano niya, ituturo doon, alam mo yung hindi tinuro, bubulihin nila yun. Eh, pinagalitan ka pala ni ma'am. Oo. So yung bully na yun, pinakamasama yun, yung ibang bata. Bata pa lang. Yes, yun, nagalit siya. General. Oo. Kamihan doon. Ngayon, ang kung ikaw isa doon sa magulo, doon ka matatamaan. Oo, kasi connected ka doon sa kinikwento. Pero kung hindi ka naman doon kasama, okay na yung pakinggan mo lang malay mo. Oo, makapulong natin. Ang kanyang mahal. Kaso lang, yung mga tao, mga mahilig mag-chismis. Pero maganda rin yun na nilive yung teacher, no? Para at least yung ibang mga guro. Malaman yung komento ng iba. Yung ibang guro, nakahimik lang, pero na-stress na rin sa klase. Mas nakamaririnig din naman ng DepEd, ng mga nasa na ano yun, panungkulang mga officials. At makagawa din ng batas na para ng protection ng mga teachers. Na minsan kasi bro, yung inis ng teacher doon sa mga estudyante, hindi niya may ilabas. Pag-uwi niya, doon na ipagbubugtog doon sa mga bata niya. Kaya gusto niya ba yun yung gano'n? Pero ako, simula nung dati nagagalit din ako sa klase. Pero siguro 5 years pinractice kung hindi magalit. So 5 years, halos 5 years. More than 5 years, hindi na ako nagagalit talaga sa klase. Ay, yung galit mo, saan naman nagagalit? Hindi, wala talaga. Saan? Eh, anong gagawin? Bulo? Dito ka na. Wala. Saan ko nilagay yun? Wala. Hindi ako naman nagagalit. Likapit tayo. Okay, talikot. Talikot yan. Likapit tayo. Wala. Hindi ako, hindi nila ako kaya galitin. Totoo lang. Siguro baka yung damdamin mo lang na sa klase po ngayon. Adjust tayo, adjust, adjust. Kasi malayo. Oo. Yan. Pwede mo yung lain eh. Diba ano? Haba yan. Ano? Tanggalin mo yung ano? Kapat. Isa. Hawakan mo muna. Sa klase ko ngayon, hindi talaga ako nagagalit. Sige nga, ikwento mo nga bro. Kahit gaano kapasaway yung estudyante ko. Ano yung mga paraan na hindi mo kailangan magagalit? Madali lang. Kung ang bata pasaway sa klase, doon ka lang tatayo sa gilid niya pag nagkaklase ka. Yan yung una. Kasi kung malayo ka doon sa bata na nagugulo, mas lalo mangungulit yan. Pero mag-lecture ka na katabi siya, nandang nakaupo sa doon sa gitna, eh di doon ka magsalita sa gitna. Pwede, pwede. Kaya siya yung pinasabihin, no? Yung bata, nandiyan ka lang sa gilid. Gilid ka lang. Parang yung bata, example, no, parang siyang bangka. Siya yung cutting. Siya yung nagbabalance para pag lumaki yung alon, hindi siya malulunod. Yun yung ibig sabihin, no? No? Sino yung ano? Sino yung nagbubukan? Parang nagsasagwan? Tapos yung pangalawa, ano yun? Magtatanong ako niyan, question and answer. Pag medyo... Q&A. Kung medyo hindi tama yung sagot niya, i-revise ko yung question hanggat magiging busy yung bata. So kapag busy siya sa pag-iisip, hindi dahil pinapahiyaw siya nung hindi naman. Kasi kung nahirapan siya sa pagsagot dun sa question, i-revise ko yung question na kung saan kaya niya sagutin hanggat makasagot siya. Ngayon pag sa palagay niya na binibigyan mo siya ng importance sa klase, isipagin niya na mag-aaral yun, tapos hindi niya mabubulo.
Kasi yan yung mga nang gumulo sa klase, yan yung mga hindi makaintindi sa klase. Halimbawa, bro, ganito. Pag late yung isang estudyante may klase, pag tumating, anong gagawin mo sa bata? Pagalitan mo pa? Or ano yung dapat mong gagawin doon sa batang late? Ah, wala. Kayaan mo lang siya pumasok. Kasi nakapasok na siya. Ng school. Bawal tayo magpauwi sa bata kapag late. Yun. Kapag nakapasok na siya sa school. Bawal din pagalitan. Yes, kasi pag pinagalitan mo siya, tanong mo ba lang bakit na late? Pero kung palagi sang late, ay mga rason niya. Pag palagi sang late, na lagi yung late ng late siya lagi. Kaya nga meron tayong tinatawag na case study. So dapat ang isang teacher, kapag may bata siya na laging late, inaalam niya yung cause. Yung dahilan bakit yung bata nalilate. Kasi kung lagi nalilate, tapos pinapagalitan mo siya agad without case study, doon na ngayon nagkakaroon ng tawag doon, nahihiya na yung batang pumasok. Kaya kailangan si teacher magaling magkatandak ng case study bago siya magkaroon ng intervention. Yun, nasagot niya ba? Nasagot niya yung Q&A, yung question and answer. No? Yun yung dapat pala sa mga bata. Guys, no, hindi mo dapat pagalitan pag late na pumasok. O pangalawang situation, laging tulog, di ba? Yes. May mga teachers na galit, bata natutulog. Bro, baka ano yun? Baka nagpipinta ka ng balot kung gabi. Yan. So, kailangan, may case study din. Oh, yun. So, kung 5 times na nakikita ng teacher na tulog yung bata, dapat hindi mo muna yung sigawan. Sa bagay, bro. No, hindi mo galit, uy, gising! Ano ba ginagawa mo? Dapat hindi. Mag-investigate mo na yung teacher. Yun pala. Tapos, pag nakapag-investiga na, bibigay ka ngayon ng intervention. Ah, kaya pala si Pedro laging tulog. Kasi sa bahay niya, sa last, may kapatid pala siya, siya yung laging gising sa gabi. Ganun. So ngayon, hindi ka na magagalit. Or baka mayroon isang disabled na kapamilya na siya yung nag-aalaga. Kaya nagtitinda, di ba? No, marami pa lang ano. Tapos, namamasura. Namasura, yes. Namasura. So, ano gagawin mo ngayon as teacher? O, sige, para may kapagpili siya ng pagkain, pwede mo siya ispasok sa scholarship. Kung meron sa school ninyo. O, anak, huwag ka muna namasura kasi kailangan mo maturo ka aga. Ipasok na lang kita sa scholarship program ng school para meron kang allowance. So, yun yung ano. So, bilang teacher, bro, ano yung masasabi mo sa mga nakikinig ngayon, sa mga teacher na, no? Sa mga guro? O hindi lang sa mga guro, sa mga magulang, no? Na may mga bata. Ang sinasabi ko, para hindi po kayo kaya magiging stressful at mabilis magalit sa klase, lalo na sa teacher. Ang sagot po dyan, mag-research po kayo. Research. You research the status of the child. You research the environment ng parents at bago po kayo magbigay ng intervention. Kasi pag kulang po kayo sa research, I'm sure doon magsisimula yung na-stress po kayo, nagagalit kayo sa bata, na wala man ng rason. Promise, no? Ako, hindi talaga ako nagagalit sa klase. Kahit gaano pa kapasawayan, wala kayong maririnig sa akin, no? Natutuwa pa yung mga bata kapag ako teacher nila sa class. So guys, no, may mga aral tayo, may mga good learning listening attitude tayo na matutunan ngayon, hindi lang dito sa mga health program natin ngayon kung paano gumaling yung sakit. So ito, ano na siya, kumbaga lahat na, no? So nagiging topic natin yan dahil naka-live tayo ngayon. No? So, hindi basta-basta pa lang magiging isang guro, no? Sa pag-i-exam pa lang, madugo na, di ba? Kala mo, exam lang, pero grabe, kung nag-isip ka, di ba? Madugo talaga bago sila mag-exam. Actually, guys, no, walang attorney, walang doktor, no? Walang seaman, walang mga engineer, kung wala yung guro o yung teacher. So, dapat guys, ang totoong hero dito, yung mga teacher, no? Sila yung mga hero. Kaso lang maliit yung sildo, kailangan Kaya mag-take care.
Ayos. Eh dapat meron ni strike count. Yes. Wag lang yung... So ano ba ang sabi mo doon, bro, sa mga magulang na nakikinig? Dahil naging topic natin about educational attitude, no? So ano masasabi mo doon? Okay lang ba sa magulang na pagalitan, pagsabihan yung anak? No? Dahil may mga batas naman tayo ngayon, may mga article tayo na bawal sakta ng bata, yun na, physical abuse, no? Yung advice ko para sa mga magulang, mag-coordinate po kayo sa teacher lagi. Hmm. Hindi yung kung kailan lang niyo gusto. Dapat meron kayong regular communication with the teacher of your child. Regular communication. So bilang ikaw, ano bro? Bilang ikaw magulang, no? May mga anak ka. So, yung mga anak mo, pag tuwing gabi ba, kailangan mo bang papayagan lumabas ng bahay para makipagbarkada doon sa mga tambay? Ay, hindi pwede. Oh, yun na yung mga ano dyan, para at least yung mga bata ngayon, di ba, mahilig sila sa mga sigarilyo, barkada, kaya nga napariwala yung mga buhay nila dahil sa mga ganyan, influensya. No? Sa kailangan, yung mga anak nyo, huwag ini-influensya sa gadget at sa mga barkada, doon nag-isimula yung masama na ano, gawain. Kaya dapat sa gabi pa lang yung mga bata na sa loob na ng bahay. Kaya na usun, nung matatanda, di ba sabi, uy, paggabi na sa loob na ng bahay, may aswang din sa labas, yun pala, tinintrain yung mga bata para at least hindi magiging yung loko-loko pag natin ng kalangod. Tama yan. Kaya yun. So, basic lang. Basic lang. Alam, basic lang. Yes. So, parang ito pa lang yung therapy natin na parang naramdaman mo ng mga iba na iba ng topic. Iba ng yung... O, next. Harap. Yan, sarap po. Harap. Sinsya na kayo guys, sabi nyo tumaba. Yan, tumaba tayo. So, ipikit niyo yung mata. Ito yung para sa allergy. Pwede na ako mag-ano, damit. Pwede na, pwede. Sa medyo malamig. Ipikit mo mata mo, bro. Para pag nilag mo, wala na ako. Magic, ha? Oh, i-feel mo yung ano? I-feel mo yung comfortable, no? Yung ano mo, yung paghinga mo, yung breath mo, maging comfortable dahil na-terahertz ka na. Guys, naman yung mga terahertz, no? Yung may si terahertz. Kapag ininit yung buto ko, at same time, yung mga lumbar ko sa radiation, mawawala siya. Kasi nga, that is about radiation, no? So, ito, yung natural na energy na pinagamit natin. So, sa maganda din to guys, sa gustong magiging bata, no? Lagi mong i-lower yung mukha mo, no? Para yung pulubot niya mawawala. Tapos yung dito, sa mga matatanda, no? Meron kami, dapat ginaganyan yung lagi para hindi umakyat. Ano tawag daw? Maglaylay. Yun, yun yung sabihin. Kasi taba yun eh. So, huwag nyo lang tignan na kasi pumapayat na talaga ako kasi dati mataba. Bawi. Wala lang kasi. Chlorine dioxide. Nainomin ako ng chlorine dioxide. Ikaw nga lang na ito, no? Ibigan tayo, bahala ka. Chlorine dioxide. Oo, baga. Bahala na. Di bali na lang kasi loyal naman ako sa produkto ko, dami na gumalang yan dyan, wala pa ako. Wala pa yung may study yan eh, wala pa approve ng FDA eh. Diba? Kasi nga, harmful talaga sa mga tao, inumin mo yung chloride, diba? Ang chloride sa damit ka, butas dito, kamo pa kaya? Chemical. Hindi mo na mapamarkit ng gano'n. Di bali ito, external, di ba? Pang ano? Pang external ito. Pag internal yun. Yun talaga, yun yun. No? So, 60 days na siya. Kahit sabihin natin, isang taon ka na uminom, nakapala ka sa buhay mo. So, may mga eksperto tayo na binagamit. No? Kaya nga, pag nag-isa, nakapasa sa bar-isa, di ba? Ginamit siya ng Panginoon para mag-ano?
mag-alo sa mga taong gusto tumulong sa mga kaso. Na yun, hindi. Wala yan. May mga tao talagang gano'n ang mindset ka. Diba? Actually, dapat kung may mindset ka, kasama yung skill set, hindi pwede matutulong na yung mindset sa puso mo. Oo. Ang principal lang yung sa puso mo. Kaya na lang natin yung skill ko lang. Saka ka ng skill. So, pag dinamit na natin yung ito, hindi ay ako humingi na. Oo. Ito lang yun lang. Ano na, tulog na ako. Ako na nga. Ay, akala ko may ipon yung ato ko doon. Bye guys!